Kanya-kanya ng imbak at paghahanda ang mga taga Leyte laban sa banta ng Bagyong Ruby. Ayaw na raw nilang maulit pa ang mapait na sinapit ng humagupit ang Super Bagyong Yolanda. Mula sa Tacloba, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Mel, ayon dito kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ay 85 to 90% complete na yung evacuation nila ng mga tao na nananatili doon sa tinatawag nilang danger zone dito sa Tacloban City. Kanina nga ay nakita natin na may kanya-kanyang paghahanda ang mga residente rito habang ang iba naman ay umalis na muna ng Leyte para daw masiguro ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Sa pantalan na Ormoc City, nakuha na ng GMA News ang pinakahuling biyahe palabas ng Leyte. Papunta sila sa Cebu City na 3 oras na biyahe sa fast craft. Kinansela na kasi ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng mga sasakyang pandagat bukas dahil sa inaasahang pagtama sa kalupaan ng Bagyong Ruby. Tapat kami sa bagyo. Experience na kasi namin kung gaano kahirap. Meron ding ilang foreign volunteers na binabuting lumikas muna sa Cebu City. This is our last possibility to leave. Because tomorrow we have a flight but we are not sure whether this flight is working. Naghahanda rin ang mga residente. Dito sa gasolinahan na to sa Ormoc City, kahapon pa napansin nung may-ari ng gasolinahan na dumami yung bumibili ng gasolina. Yung iba sa kanila, galon-galon talaga yung binibili. Ito naman, itong mahabang pila na ito na umaabot hanggang doon, sa kahabaan ng kalsada ay mga tao na bumibili ng kerosene dahil natutunan daw nila noong Bagyong Yolanda na posibleng magkaroon ng brownout. Kailangan nila ng pagpailaw dahil maaaring tumagal ng ilang araw ang brownout. Pagkatapos namin dito, mag-grocery naman kami. Lalo na buntis ako ngayon, kaya mahirap magstay. Kaya doon kami sa medyo mataas na lugar. Natakot kasi naanuhan na kami sa Yolanda. Handa na lang kami. Ang ilan naman, tangke ng LPG ang pinakyaw. Kampante naman ang may-ari ng gasolinhang ito na tatagal ng ilang araw ang kanyang supply. Wala rin pati ng dating na mga mamimili sa grocery store na ito. May mga nagpapalit na rin ng pera o kaya'y nakapila sa mga ATM para mag-withdraw ng panggastos. Ang mga hotel naman, kung hindi fully booked, malapit nang mapuno ng mga residente galing sa iba't ibang barangay. Katwira nila, mahirap na raw mabulagan ang bagyo nang hindi sila handa. Umaga pa lang, nakansela na ang pasok ng ilang eskwelahan sa Ormoc. Hindi nalalayo ang ganitong tagpo sa Tacloban. Dinudumog ang mga pamilihan para makapamili na ng maaga. Mabenta roon ang mga kandila, baterya at mga ready-to-eat na pagkain. Mga kakailangan sa bahay, baka naman ulit yung Yolanda. Pero kung sila mananatili sa kani-kanilang bahay, marami naman ang aalis na sa Tacloban para raw mas ligtas sa bagyo. Dagsa sa mga bus station ang mga gustong umalis ng Tacloban para raw makaiwas sa disgrasya. Actually, yung volume ngayon is mas gabi pa to kaysa sa Christmas or New Year. Ang hindi makaalis ng Tacloban sa mga evacuation center nagsisiksikan, tulad dito sa Astrodome na nagsilbing evacuation center na rin noong Super Typhoon Yolanda. Ang mga residenteng ito naman, maaga nang magtungo sa mga eskwelahan para doon magkubli. Galing sila sa Barangay Anibong kung saan napadpad ang isang malaking barko dahil sa storm surge noong Super Typhoon Yolanda. Mel, dito sa aking kinilalagyan, dito sa City Hall, maayos pa ang lagay ng panahon. Ano? Nung dumating nga tayo dito kanina, kasama ang GMA Kapuso Foundation Team, mainit pa talaga ang sikat ng araw. Ganun pa man, Mel, ay dama natin yung pagkukumahog na ating mga kababayan na makapaghanda at ganun din yung naiwang kaba dahil dun sa kanilang experience sa Typhoon Yolanda. Mel? Oo nga, Sandra. Mainam nga naghahanda mga kababayan natin dyan. Pero sana wag nating kalimutan, samahan natin yan ng maraming dasal. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.